paper cutter natin, okay? Automatic electric paper cutter. Yan po, ang model na ito, dito nyo po makikita. Nakalagay po yan dito, dun sa tab niya po. Yan. G450BS. Yan, ito po, plus. Okay? Ngayon, yung cord niya, o yung power cord, 220 volts, dito po yung nakalagay. Ito po yung sasahan, nakasinastock nga natin. Yung breaker po, nandito po, iangat nyo lang po ito. Yan. Ngayon, meron pa siyang power on button. Ito po. Yun, hilahin nyo. Twist, hila twist po yan. Ulitin ko po. Hila twist. Yun. Ayan po, meron na po siyang power indicator. Ito po yung power indicator natin. Okay po. Yan, nag-initialize po siya. Okay. Yung makina po, ang kaya na itong ikat, yung lapad, ito po yung lapad niyan, 17.5 inches. Dito po sa display, makikita nyo po, marami pong digit. Millimeter po kasi ang sukat nito. Ngayon, kung co-convert natin 17.5, nasa 451.1 millimeter. Yun po yung lapad. At yung haba rin po, ganun din po. Try natin yung sagad na cutting. Yung sinasabi ko po na sagad, yung haba po. Yung haba na pwede nyo ipasok sa loob ng makina. Okay? Yan po. Yan, ipoprogram ko po siya ng dulo. Ibig sabihin, ayun po, makikita nyo po yung stopper niya sa ilalim, gumagalaw. Yun. Yun po yung stopper. Makikita nyo po. Yung merong mga po, nakatayong aluminum, yun po yung stopper ninyo. Ibig sabihin, nasa 451 mm na siya. Ayan. 451 mm. Yun po yung sagad sa dulo. Okay? Yun po yung pwede yung ikat. Ngayon, yung kapal na pwede niyang ipasok o yung ipitin, nasa 40 mm. Ayan po. O 4 cm. Ayan po. Hanggang dito po. Hanggang dito lang po kasi yung pwedeng ipasok. Dito po sa kulitin na to. Ayan. Ito po. Ayan. Hanggang dito lang po. Ibig sabihin, mula dyan hanggang dito sa baba, nasa 40 cm. O 4 cm, sorry. 4 cm or 40 mm. Ayan po, ha. Ngayon, katry natin mag-testing. Sa kanya, napaka-safe din po. Kasi may mga auto-sensor na po siya. Yung biglang pasok ng daliri, yan po. Yan may mga warning device na po siya. Bawal po yung maglaro o magpatong ng mga bata rito. Maglapag, kung anumang bagay, yan. Yan po yung safety precaution niya. Pero may mga sensor po yan. Kung mapansin niyo po, pag, yan, wala pong ilaw pa, di ba? Tignan niyo po. Yan. Kung mapansin niyo to, sa kabilang side, meron po siyang kulay green, yun, no? Ngayon, pagka nilagyan ko ng daliri niya, may na-sense na bagay yan. Yun, naka-red. Ibig sabihin, meron pong nakapatong o may nakarang na pwedeng nakapasok sa loob. Hindi po yan mag-ooperate. Mag-error po yan. Okay? Tatanggalin ko po. Ito po ha. Lalagay ko yung daliri ko. Yun. Nakikita niyo po ba? Yun. Ito yung daliri ko. Ayan, na-sense niya na. Ibig sabihin, meron pong nakalagay. Try natin yung sa gitna. Ayan po. Ayan po, naka-error po yun. Naka-green. Nakikita niyo po yung green na ilaw. Ito po ulit. Nakikita niyo to. Ayan. Tignan niyo po yung kamay ko. Ilalagay ko sa bandang gitna. Nakikita niyo po, naka-red. Ibig sabihin, meron pong pwedeng pumasok. Kaya po mag-error po yan. Okay? Hindi yan magpa-function. Pagkakinat niya yan. Try na po natin. Yung cutting po ha, ito po yung cutting. Okay, pag nagka-cut na po kayo. Tatry natin, may nakaarang sa kanya. Ito po. Itong libro, yan. Halimbawa, ito po yung naka-block sa sensor. Yan, naka-red po siya. Pag pinindot natin yung dalawang cutting, hindi yan magpa-function. Ayaw po. Ibig sabihin, meron pong possible na may mapuputol na ibang bagay. Okay pa? Ayan po.
Ibig sabihin, hindi lang papel ang mamuputol niya. Yan, ito po, may nakarang. Ayaw. Ayaw pa rin. Pindutin niyo po yung reset. Okay? Saka niya i-chop. Ngayon, try natin yung akmang may magpapatong ng daliri habang nagkakat. Okay? Ayan po. Reset po ako. Ayan. Ayan. Blackab ko yan. Okay? Ngayon, kakat tayo. Yun. Ibig sabihin, nag-error po siya. Ayaw pong tutuloy. O hindi na siya tutuloy. Kasi, meron pong nag-arang o nag-interact dun sa gitna. Okay po? Reset natin ulit. Then, start na nga rin. Okay po? Yun po yung safety measure ng itong cutter na to. Okay po ha? Ngayon, sa safety measure po yun. Ngayon, tuturo ko na po yung operation niya. Okay. Ang operation niya, ito po yung panel ninyo. Dalawa po yung cut po. Hindi po yung gagana pag isa lang yung pinipindot. Kailangan dalawa. Okay po. Ang purpose po nun, kaya kailangan po dalawa para yung dalawang kamay mo na nakahiwalay talaga po sa makina. Ibig sabihin, ito po yung kamay ko, dalawa po siyang pipindot. Okay po. Yan ha. Hindi po pwedeng isa, hindi yung gagana. Okay po. Hindi po yung gagana. Yan, oh. Ayaw. Isa lang po pinipindot ko, ayaw po. Ngayon, dalawa natin. Para sure na yung kamay mo nasa makina. Hindi yung nakaharang dyan. Ayan po. Ayan po, nag-cut po siya. Okay po. Dalawa pong button pipindutin ninyo. Okay, ito power indicator. Ibig sabihin, may power yung makina ninyo. Ito yung display. Ulitin ko po, millimeter po yung sukat niyan. Hindi po centimeter. Kung mapapansin niyo po, 100 plus po siya. O, for 3 digit. Ayan po. Meron siyang point. Ayan po, kung mapapansin niyo. Ito po, 129 millimeter. Ibig sabihin, ito po yung 100 ninyo by 10 o 1 centimeter. 2, almost 30 na siya. O yan, try natin sa 30. Last natin po. Ayan po. Ayan po. 130 millimeter. Or converted natin yan sa centimeter. 13 centimeter po siya. Ayan po. Try natin po yung aba. Yun po yung binabangga po ng ngayon. Pagka sinet nyo po yan ng ganito, pag sinet nyo po yan, i-okay nyo po. Ibig sabihin, yung stopper natin para gumalaw. Yun, gagalaw po siya. Mag-initialize po yan. Pupunta po yan sa 130 centimeter. Okay? Tingnan natin po. Yung para malaman natin na 130 centimeter or 13 centimeter yung ating ginagawa o yung ikakat, papasok ko itong aluminum ano ko, ruler. Babangga natin dun sa bahay. Makikita nyo po dyan yung ilaw. Kung nasaan po yung ilaw. Ayan po. Makikita nyo po ba? Yung ilaw. 14, 15, yung bandang nasa baba po, makapansin nyo, ayan po, nasa 13 po. Yung 13 po, ayan po yung bagsak ng cutting ninyo. Ulitin ko po, yung sukat po natin dito na indicator, yung cutting na nasa loob. Okay? Buka natin din sa 13. Kukuha tayo ng papel. Ayan. Para malaman natin. Ayan po. Yun po yung laser para makita nyo. Yung laser, yun po yung babagsak yung papel natin. O yung cutter, sorry. Yung cutting ano natin, blade. Okay? Pagbaba po niyan, ganito po yan, madam. Mga sir. Pindutin po natin to. Cutting na po ako ha. Kakating po tayo ng 13. Or 130 millimeter. 13 centimeter converted po. Ayan po. Reset po, sorry. Reset. Start. Ayan po. Subukan natin sukatin yung ano, yung kanyang haba o yung kinat natin doon ha, sa loob.
Ayan po. Pindutin niyo po yung okay para itulak yung kinat natin. Ito, nalagay sa atin 130 o 13 cm. Ayan po. 13 po. O 130 cm. Okay po? Yun po yung sukat na nasa loob. Yun po yung nakaprogram dito. Okay po? Yung pinakamanipis na pwede nga nga, kung mag-trim po kayo ng papel o ng book, katulad po nito, mag-trim po kayo, pwede po yun sa kanya. Subukan lang natin to. Unting-unti lang yung bawas natin. Gamit po tayo ng halimbawa lang po mag-trim po kayo. O kaya may project po kayo na mga booklet. Ayan. Ito po yung marker ninyo. Ngayon, dahil para hindi na po kayo magsukat sa kanya, kasi iba sinusukat pa po yan. O almost 125. Ayan po. 125 millimeter. Try natin yung program 125 millimeter. 125. Ayan po. Sinet ko na po dito. Dito para dito sa calculator po. Para ma-program. Then, okay nyo lang po. Sorry. Lagay natin 0. Hindi pwede. Ayan o. Start nyo lang po. Yun. Uusog na po yan dito. Yung stopper nyo ron. Ngayon, ito po yung marker natin. Ulit. Pagka in-insert ko to, manipis na manipis lang yung gakat nyan. Ayan po. Nakita nyo po yung laser. Ayan na po. Ngayon, try natin na ganyang kanipis yung kaya nyang o kakipot yung kakat nyan. That's it. Start. Ayan po. Ayan po yung pang-trimming. Okay nyo lang po ulit para lumabas. Ayan po, lumabas na po siya. Babalik po ulit yan sa 125. Ayan po. Okay? Ayan po, ganyan po kanipis. Nag-trim lang po ako, limbawa lang po. Ayan. Ito nung po yung cutting niya. Ayan, malinis po. Okay? Try natin uli yung sa panglibro. Ayan. 125 ulit yung settings natin. Yung bumalik po siya sa uli sa dating niyang pwesto. Ayan. Gawin nyo lang, reset. Then, start. O yung cut. Yun. Ngayon, start ulit. Okay yung dito. Para lumabas siya. Yun. Ngayon, 125 millimeter, 125 millimeter. Try natin kung magkasing lapad na sila. Ayan po. Magkasing lapad na po yan. Okay po. Ibig sabihin, accurate po siya. O pantay. O hindi yung tumatabing eh. No? Pantay na po yan. Yung libro natin na kinat. Ngayon, kung gusto naman natin cut dito, iti-trim natin, pwede rin naman po. Yung dito sa may side. Okay, pag mag-trimming na kayo, konti lang. Sukatin natin ulit. Halimbawa, ito po. Manipis na manipis lang kukunin natin dito. Yung iba, yung sabi ko nga po, mas mabilis kasi pag sinusukat nyo. Para magpo-program na lang kayo. Ayan o. Kung pag sinukat niyan dito, madali na lang po yan. Kasi ipoprogram niyo na lang dun sa makina. 190 millimeter. Or 192. Ayan. 190.2. Ito po. Try natin dun sa manual. O yung karaniwang ginagawa ng mga tao. Ina-adjust po yan dun. Ayan o. Sobra. Naka 200 na po tayo. 100, yan po, makapal na po yan. 190.2. Program natin ng 100. Yan po yung matagay. Pagka hindi po kayo nagsukat, o magbe-base lang kayo dun sa marker. 192. Try natin sa 192. Yan. Ayan po, 192 millimeter. Ayan po, yung sinukat ko kanina, iba kasi yung pag naka-program ka. Napakanipis na lang yung titrim natin dyan. Try natin ulit. Reset. Start. Ayan o. Then, okay. Para lumabas. Yun, manipis na po yun. 192. Ngayon, kung 192 yun, try natin ulit ito. 192. Magkaiba sila ng sukat eh. Reset. Start.
Yun. Okay. Yan po. Ngayon, try natin kung magkasintaas na sila. Ngayon po. Magkasintaas na yung booklet natin. 192 millimeter. Yan po ha. Yun po yung pag-program. Napakasimple lang i-operate to. Okay po. Yung makina na to, may mga kasama rin po siyang tools. Yan po. Tools para din sa accessories pati. Para din sa mga paa ng cabinet. Ito po. O yung sapatos. Okay? Itong dalawang lollipop, huwag niyo po ito iwawala. Para po ito dun sa blade. Pag magpapalit po kayo o maglilinis o magme-maintenance po kayo ng blade. Ito po yun. Itong screwdriver na to, para dun sa mga, siyempre, yung mga tornillo na kinabit natin kanina. Para dito yan. Saka yung mga table, kinabit natin po kanina. Nauna. Saka ito po, allen wrench. Kasama po yan, initial po yan na tools. Ang pinaka-importante po rito na tools, ito. Okay po? Ayan po. Pinaka-importante po ito. Ito, nabibili nyo ito sa iba eh, sa lumarket o sa lumas. Ordinary screwdriver, saka yung allen wrench na ano lang, nakaset. Maliban dyan, yun lang po. Yan po yung nabibili nyo. Tsaka yung user manual. Yan po. Operation manual ng makina. Okay po. Eh, yung pinakita ko sa inyo, demo unit lang po yun na safety precaution tsaka paano mag-set ng cutting o size ng pakili nyo. Okay po. Well, may tanga tanong pa po kayo. Maraming salamat po.